what's up sa inyong lahat. Ako nga pala si Dencio at sa video ito pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Pag-uusapan natin yung isang bagay na kinababaliwan ng lahat ng tao. Walang iba kundi mga vaginas. Hindi mo alam yung vaginas? Pag-uusapan natin dito yung mga pepet. Pepe. Pepe. O kahit anong tawag pa man dyan. Pag-uusapan natin dito ngayon. Kasi nga kanina nabasa ko sa internet tapos mga bagay na di mo alam tungkol sa pepe, sa vagina, sa ano ng babae. Tapos sabi ko, wala akong alam sa mga to pero love na love ko. Adik na adik ako sa mga yon. Adik na adik ako sa bagay na to. Bagay ba to? Hindi ko alam pero adik na adik ako to. Adik na adik ako dito. Kasi nga, masarap. Di ba? Hindi ata alam ng mga babae makapangyarihan yung mga vaginas nila. Yung mga pepe nila, hindi nyo ata alam na sobrang makapangyarihan yung mga ari nyo. Hindi nyo alam, no? Sasabihin ko ngayon sa inyo. So, ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ang vaginas. Gets nyo? Vaginas. At gusto ko lang linawin, hindi to kalibugan, hindi to kamanyakan. Ano to? Science to. Ha? Kaya wag ka. Hindi to 18 and above. Pwede rin to sa mga bata kasi may mga bagay silang matututunan. Matututunan ang dami. May mga bagay silang matututunan kasi ito nga, science. Ha? Huwag kang masyado ah. Maging open-minded kasi tayo. Kayo kasi sinasarado nyo yung may utak nyo. Hindi nyo pinapapasok yung mga ano eh. Alam ba yan? Pinapapasok yung mga impormasyon. Maging open-minded kayo para pumasok lahat ng mga impormasyon sa utak nyo nang hindi kayo bastos. Bastos ba? Basta di ko alam, hindi ito kalibugan. Science to, man. Ilang beses ko ba dapat ipaliwanag sa'yo? Ha? Science to. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Alisin natin to kasi nga yung subject natin. Oh. By the way, bago yung board ko. Diba? Ang ganda. Topic natin ngayon, science. Ganun ba kanina? Di ko alam. Basta science. Take note. Science to. Alam nyo ba, yung clitoris ay may 8,000 nerve endings. 8,000 yan. Tapos yung penis, may 4,000 nerve endings. Alam nyo kung ano yun? Kaya tignan mo pa lang dito, talagang mas maganda na eh. Mas maganda na tong clitoris. Kasi nga, makapangyarihan to. Isipin mo, alam mo yung nararamdaman naming mga lalaki? Kalahati lang sa nararamdaman nyo, baliktad ba? Basta kung ano yung nararamdaman yung sarap, kalahati lang yung nararamdaman naming sarap ng mga lalaki. Tapos may mga babae magre-reklamo, ha, ang bilis mo malabasan. Kaya wag nyong sabihin yan kasi yung nararanasan nyo, pag nagtatalik, alam mo yun, nagtatalik kayo, yung nararanasan yung sarap na nararanasan nyo, kayo lang. Sabihin nating kumakain ka ng ano, isang buong pizzang napakasarap with cheese, pepperoni, tapos lahat, pineapple, Hawaiian pizza. Tapos yung pizzang kinakain lang na lalaki, yung dough. Alam mo yun, yung arena lang. Pure na arena. Tingnan mo yung lamang na lamang ka na. Ha? Tapos magre-reklamo pa kayong, ha? Ang bilis niya malabasan. 20 minutes. Ay, ang bilis niya malabasan. 2 minutes lang. Kung may 8,000 nerves endings din yung penis, ang ina, hindi maglalas ng minuto yung lalaki. Kaya magpasalamat kayo. Makapangyarihan yung mga pepe. Ha? Science to. Remember? Tingnan nyo. Yung nararamdaman namin, doble. Dobleng sarap yung nararamdaman nyo kesa sa nararamdaman namin pag, alam mo yun, pag mapasok kami. Diba? Kaya makapangyarihan yung mga pepeng yan. Yung mga vaginas, makapangyarihan yung mga yan. Magpasalamat ka. Alam nyo ba, yung vaginas ay 3 to 4 inches lang yung average size. Average size. Yes, yes. Pero pag malibog yung isang vagina, lumalaki ito ng 200%. Imaginin mo yon, pwede mong ipasok yung buong kotse. Pero isipin mo, pag yung lalaki din, pag ganun, 3 to 4 inches lang din yung laki, di ba? Tapos pwedeng lumaki ng 200%. Aba, ang ina, ano yung nanakonda? Di ba? Kaya magpasalamat kayo. Ay, magpasalamat. Di ko alam kung magpapasalamat kayo. Pero, 200% tol. Amazing, di ba? Parang yung pag nalibugan kayo, parang may lalabas na alien. Ganun kayo, may lalabas na lang na alien, di ba? Di ba? Kakabaliw, man. Siguro pwede mo rin ipasok yung buong bola o kaya buong, ano eh, buong bus dun sa ano. Kasi, alam mo yung gaano kalaki? Alam mo yung parang anaconda? Yung parang ang liit ng bibig, pero pag galit, mwah, ganun talagang lumalaki.
isusubo niya ng buong elepante, buong leon, o kahit ano pa man yan. Di ba? Ang laki-laki. Ganun, elastic. Elastic, fantastic. Fantastic. Alam mo ba, ang laway ng vaginas, yung laway niya, at ang laway ng pating, yung laway ng pating, tol, pareho. Biruin mo. Pero, iniisip ko lang, paano kaya nila natuklasan to? Paano nila nalaman? Siguro kasi, alam mo yun, yung mga tao, alam na yung lasa ng laway nito. Ito, nung vaginas, di ba? So, in order para malaman niya na magkapareho sila, siguro tinikman niya rin yung laway ng pating. Di ba? Pero, shit, man. Amazing, bro. Siguro pupunta ako ng aquarium bukas tapos bibisitahin ko rin yung pating. Pero hindi ko lalasahan, ha? Kasi alam ko na yung lasa nun. O kaya pwede rin, yung babae siguro nung unang-unang panahon nagkasala tapos sa sobrang libog niya, pinakain siya ng asawa niya dun sa pating. Tapos ayun, kinain ng pating tapos yung, alam mo yun, yung laway ng vagina nagstay dun sa bibig ng pating. Tapos ayun, naging ano na, lubrikan ng bibig ng pating. Hindi ko alam, men. Langin-langin kung anong iniisip ko. Basta hindi ko alam, pero paano kaya nila natuklasan talaga? Di ba? Iniisip mo rin ba? Ito naman. Alam niyo yung bulbul nito? Hanggang 7 weeks lang. Pagkatapos ng 7 weeks, magiging ano na siya? Magiging parang mga damo-damuhan na dry. Alam mo, sa disyerto parang magiging ano na. Tapos yung sa buhok sa ulo, buhay, nabubuhay hanggang 7 taon. So para sa mga taong may balak magpalago ng mga bulbul, aba, pasensya na kayo. Pagkatapos ng 3 to 4 weeks, magiging parang ano na yan, disyerto. Parang mga coral reefs na. Good luck na lang sa mga kakain sa inyo. Sa mga kakain dyan, be careful, man. It's gonna be coral reefs. Matigas. Rough. Parang leha. Alam mo, para sa akin, pag lumampas na ng 5 araw yun, ito, tom-tom, bol-bol. Pag lumampas na, tangin na, tanggalin mo na. Kasi, it's rough, man. It's rough. Alam nyo ba, na ang pinakamataas na numero na nilabasan yung babae. Tama ba? Basta, biruin mo to, ha? Ito, yung babae sa isang oras nilabasan ng 134 times. So, 2 minutes per isa, tang ina. Shit, man. Ano yun? Buong oras, gaganon-ganon na lang siya, di ba? So, every time na naglalakad siya, alam mo yun, walang katapusan. Pero yung lalaki naman, lalaki sa isang oras, 16, mahirap pa yung 5 sa isang oras, pero 16, believe ka na rin, eh, di ba? Pero dun talaga sa babae, man. 134? Ano yun? Siguro yung asawa niya may makapangyarihang dick, may makapangyarihang backlog, di ba? O kaya, napakaraming lang vibrator o kahit ano niya. Pero biruin mo, 134? Eh, yung mga babae dyan sa Pilipinas, o kahit na ano, kasi may naririnig ako, may mga babae hindi pa nararanasan malabasan. Tapos ito, 134? Ha, malas mo. Kinanya na lahat, eh. Tapos doon naman sa lalaki, 16? Yung pang-anim, dudugo na, eh. Alam mo yun? Kasi 5 sa isang oras, yung 5 mahirap na. 16, men. 16. Dugo na yung lalabas dyan. Dugo na. O kaya baka lumabas na yung mga intestines mo dyan. O kaya lumabas na rin yung puso mo. Gaano kalibog tong mga to? Oh, shit. Alam nyo ba, yung vaginas, may sariling janitor sa loob yan. Diba? Makapangyarihan, mayaman, may janitor, tol. Mga janitor, nakikilala ko yung mga malalaking mga kumpanya lang meron yung janitor, eh. Pero yung vaginas nyo meron? Ha? Maganda rin sana kung meron kaming ganyan. Kasi pupunta na lang, tapos, lilinisin ko yung bitlog mo ngayon. Yung bitlog, lilinisin ko yung bilit mo. Yung bilit mo ngayon. Diba? Ang astig, man. May sariling janitor. Wow. Ano yun, ibabacuum niya? Babakyum niya, tapos isa-shave niya yung mga ano, di ba? Damn, bro. Alam niyo kung ano to? Umbrella yan, payong. Pero alam niyo ba, yung vaginas ay parang nagiging payong yan pag pinapasukan. Bumubuka ka. Alam mo yun? Pero alam niyo na siguro, pero bumubuka kang parang payong yan. Ayon sa research ng mga eksperto.
Ganon, ganon yun. Di ba? Amazing, bro. Alam mo yun, may payong ka na. Hindi ka na mauulanan. Alam mo ba yung mga bacteria na nahahanap dito? Ay nahahanap din sa yogurt. Alam mo yun? Dapat pag gumagawa sila ng yogurt, ilagay din nila eh. Ingredients. Vaginas. Kaya pala ganun yung lasa niya. Kaya pala ganun yung lasa. Parang yogurt. Masarap. Hindi ko alam kung ano yung ginamit nila, pero meron na sila nito. Nababasa nyo? Basahin ko. Dildo. Meron na sila nito noong 1300 BC. 1300 BC, tapos ang libog-libog na nila. Oh shit, man. Kaya pala ganun kalibog yung mga tao ngayon. Kasi kahit mga ninuno, malilibog na, gumagamit na nito. Ikaw nakaranas ka na ba? Kasi ako hindi pa. Ayokong gumamit kasi hindi ko kailangan yan. Tangina. Alam nyo ba, sa Latina, ang tawag sa vaginas, ang tawag dito ay sword holder. Nakita nyo ba ako doon? Natago, ata ako, di ko nakita eh. Ang tawag dito, sword holder. Gets mo? Tapos yung mga kalalakihan, alam mo yung hawak nila, yun yung sword. Tapos yung tagahawak, ito, di ba? Yun lang, yun yung mga bagay na hindi mo alam tungkol sa vaginas. Science to, hindi to kalibugan, hindi ka manyakondo. Tapos, ayun lang, sana may mga natutunan kayo doon. Tapos alam ko namang hindi nyo alam tong mga to. At kung alam nyo man, bakit mo alam? Ha? Paano mo nalaman? Ha? At bakit mo alam? Bakit mo alam yung mga bagay na yan? Ako lang dapat yung nakakaalam. Tapos binibigay ko sa'yo. Hindi ko na rin alam kung ano yung mga pinagsasabi ko ngayon. At yun lang sa video to. Huwag nyo nang kalimutang mag-like so ba kung natuwa kayo at may mga impormasyon kayong bagong nasakop. Hindi ko alam, basta nakuha. Nakuha mga bagong impormasyon na pwede nyong ibahagi sa mga kakilala nyo. Kasi ako to, magbabasa rin lang naman ako nun. Tapos nakita ko, tapos isishare ko lang naman yung mga kaalaman ko. Tapos yun lang. Ako nga pala si Dencio at huwag nyong kalimutang mag-subscribe so ba. Hindi ako nakiusap, sinabihan lang kita. Ako nga pala si Dencio, pangalawang beses yung mahalang ko, babush. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection. So I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. I'm ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed.